Sa pong magandang-magandang umaga, magandang araw po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Bumabati po sa inyo mula sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, lungsod po ng Pasay. At ngayon po ay Martes ng ika-22 linggo ng karaniwang panahon. Pero ngayon din po ang unang araw ng buwan ng Setyembre. Kaya po wine-welcome natin ang kagandahang loob ng Panginoon sa pamagitan ng unang araw ng buwan na ito. At nagtutuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pagbabasa, pagninilay sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nangangahulugan po na nasa huling yugto po tayo ng ating pong karaniwang panahon. At kung kahapon ay narinig po natin ang isang kwento ng Ebanghelyo na nag-uugnay sa pagsisimula ng Panginoong Hesus ng kanyang public ministry. Mula sa bautismo ng Ilog Jordan, siya muna ay bumisita sa barangay, no, village of Nazareth, kung saan po siya ay lumaki, no? Saan siya talagang nag-spend ng growing up years niya. Ngayon naman po ay maririnig natin kung paanong mula sa Nazareth ang Panginoong Hesus ay dadako sa Kapernaum. Ang Kapernaum po ay isa po sa mga tinatawag natin na malalaking sentro ng populasyon na nakapalibot sa Lake of Galilee. Ang Nazareth ay inland sa may mga bulubundukin, inland. Ang Kapernaum ay nasa palibot po ng Galilea, luok ng Galilea. At dahil po dito, mas magiging madali sa Panginoon ang magpaikot-ikot sa iba't ibang mga towns and villages sa palibot ng Lake of Galilee gamit ang bangka. Kaya po, siguro, practical reason ay inisip ng Panginoon na hindi sa Nazareth, kung hindi dito sa Kapernaum, na siya rin hindi lamang isa sa mga lugar sa palibot ng Lake of Galilee, kung hindi isa itong daanan, no? Kapag yung mga tao ay nanggagaling sa Syria, ganyan, dadaan sila dito, kaya nga meron po ditong outpost ng Roman centurions at outpost ng tax collector. Dito po ang outpost ni Mateo bilang tax collector. So, napaka-strategic ng Kapernaum, no? Hindi lamang ito tahanan ng nanay ni Pedro kung saan tutuloy ang Panginoon, ito ay meron ding sinagoga na dinadalaw ng maraming mga Hudyo kung sila po'y naglalakbay, no, mula Syria dun sa norte pababa ng Jerusalem. Kaya po, alam nyo, sa kanyang pagtatayo ng kanyang ministry, hindi basta-basta hit and run ang ginawa ng Panginoon, kundi inisip din niya, what would be the best place to base the ministry? Yung bang, siguro ko, sabi ko, kung ang Panginoon ngayon ay mangangaral, no? Titignan niya kung ano yung mga megapolis, yung malalaking lugar na kung saan hagip ng kanyang pangangaral, hagip ng kanyang ministry, yung mas maraming mga tao, whether ito ay mga resident o ito ay mga transient. Yun po, ano? Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And as usual, ang unang stopover niya, sinagoga, yung assembly hall, kung saan po hindi lang nagpupulong, kung hindi
tuwing araw ng Sabat, doon din po nagwo-worship itong mga kababayan niya. So nagpapakita rin ito ng hindi lang practical side ng mission na kung saan nangangaral si Lord sa siguradong lugar na maririnig at mapapakinabangan ang kanyang mga aral, kung hindi, nagpapakita rin ito ng continuity. Jesus is building on the Old Testament continuity, no? Now, ang isang bagay pong mapupunan natin ay agad-agad nagkaroon ng impressions yung mga tao sa kanyang kakaibang authority, no? Unang-una, maliban sa ibang-iba yung mga teaching ng Panginoon, hindi lang siya nagko-quote, no? Hindi lang siya nagko-quote ng iba't ibang mga prophets sa old, kung hindi, may sarili siyang mga pananaw, may sarili siyang punto de vista, at talagang iba yung dating ng kanyang pangangaral. Alam mo naman kung yung nangangaral hanggang ulo lang, o ito ay tagus puso, sabi nga natin, no? Kung hanggang ulo o tagus puso ito. And then, alam niyo po, yung authority na yan, sapagkat kakaiba rin si Jesus, karami sa mga rabbi, yung mga ordained rabbi, sapagkat napakahaba ang kanilang pag-aaral ng mga batas at mga tradisyon, iba't ibang ritual, inaabot sila ng matanda na sila bago makapangaral. Ang Panginoong Jesus, bata, 30 years old lang, bata, nangangaral, at malalim ang kanyang pangangaral. Kaya nga, napansin ng mga tao, ba, iba ito, ibang authority ito. Ayan, ano? Ibang authority ito. So, yun po yung mga unang naganap dito sa Kapernaum na magsisilbing hub, HUB, ng ministry ng Panginoon. And we have also sa atin pong kwento, yung tinatawag po natin na first exorcism ng Panginoon. Sa loob mismo ng sinagoga, doon siya talagang hinarap ng diablo sa pamagitan ng isang lalaki na inaalihan ng diablo sa loob ng sinagoga. So, paano ba siya sabi sa atin, huwag tayong pakasigurado, no? Not because you are active in church, not because you are in church, libre ka na. Hindi po. Many times, alam mo, ay nandoon yung struggle ng diablo, no? Nandoon yung struggle mismo where the ministry is. Now, mga kapatid, sa aking nakikita, dalawang mahalagang punto ang pwede natin pagnilayan dito po sa kwentong ito, pasimula ng mahabang stay at ministry ng Panginoong Jesus sa Kapernaum. Unang-una, ay pinapakita po sa atin na ang ministry, yung trabaho ng evangelization, hindi lang po ito ginagawa ng patsi-patsi. Kung hindi, ginagamit mo ano yung teknolohiya, ano yung sistema na lalong makapagdadala ng mabuting balita sa mas maraming buhay, mas maraming tao. Yon. So, ministry must really be at the service of the word, but also at the service of culture and technology, no? Bineblend po yan, no? Kaya nga yung aming dating superior general, sabi niya, siguro kung si St. Paul buhay ngayon, kanya ang hawak niya
hindi libro, kung hindi gadgets. Kasi yan ang gagamitin niya upang magpalaganap ng mabuting balita. Pero pangalawa po, alam nyo, sa atin pong kwento ngayon, pinapakita rin na if you enter into ministry, pumasok ka sa pangangaral, pagpapahayag, pagpapalaganap ng mabuting balita, siguradong gagalaw din ang kabila, ang masamang balita. Ministry is a battleground also. Battleground of the works of God and the works of the other side, the dark side. You will encounter them all in ministry. Kaya nga po, we also have to support really our ministers, not only with what they need sa evangelization, but support them with our own prayers. So sana po nabiyayaan kayo na itong ating muling pag-aaral, pagninilay sa mabuting balita. At kung kayo po'y nabiyayaan, pakishare po ninyo, pakirepost, pakipost po ninyo, hindi lang sa inyong timeline, kung hindi, kung meron po kayong permiso sa timeline ng inyong mga kaibigan, para yung ministry natin ay talagang lumaganap sa marami. Pangalawa po, paki-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman. Yan po ang ating YouTube channel. And atin pong binabati, pinagpapala ang mga supporters natin dito sa apostoladong ito. Ang Monday Bible Study Group ng San Lorenzo sa pangunguna po ni Sister Brenda Reyes at Sister Letty Lopez, no? Gayun din po, we would like to greet and pray for Mark Amadeo Balon, Janina Obias, Gina Ledesma, Chris Matthew Obias, at Jesse Ledesma, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, at Ana Regina Fernandez. Salamat din at greetings, no, kay Dong Joy Lara, sa mga members po ng SPEL. Yan po yung magkakaklase na mahilig mag-travel, no? At ang grupo po ng Yellow Group na Pilgrims ng Holy Land under Journeys of Faith noong 2018. At syempre po ang Buklod ng Pag-ibig. At sapagkat ngayon ay Martes, naalala ko ito'y araw ng St. Joseph the Worker Prayer Group at ng PLDT Light Community. So sana po lahat kayo pinagpapala. Alleluia. Alleluia.